times po lang ito, sunod-sunod. Panalo ito ng isang premier, 16,000, 23 times. Champion din siya ng fundraise, nanalo sa Of Color. Yan, nandito tayo sa loop ni Sir Jonathan. Dito yung pinakang abangan. Napaka-fresh, tumahangin. Ang loop ito. Halimbawa, mainip ka, pwede ka dito matulog. Huwag lang makatulog pag-aabang. Tapos, ito yung pinakang every, yung pinakang ano, viewing dito. Ganda. Double door pa siya. Ayan. Yan ang alpasan, sir. Nasa taas yung kanyang bagong loop. Kailan pala kayo, sir, lumipat dito? Baka mga 2 weeks na. 2 weeks pa lang. Yan, silipin naman natin sa loob. Tara, mga kaibon. Ito yung loob ng kanyang loob. Ito yung pinakakain na nila. Alam ba, pumasok sila dito. Dito sila lahat kakain. Ito yung kainan. Dito gumawa ng widowhood. Yan, sa bakanting yan. Dito ko lalagay yung widowhood. Mga tatlong piraso. Dito pa, kami din dito, widowhood. Yan. Tapos, ito yung lagay ng pang-north. Pang north. Tapos dito yung mga pang south. Pang south. Pinakapalitan dito, tapos paliguan. Dito kaya yung mga paliguan. Sir, ba't dyan kayo nagpaliguan? Nain nyo dito sa loob? Nababasa ka siya, kaya dito yung mga paliguan. Oo nga, mababasa agad. Ba't may ganito pala kayong bubong? Para maliwanag. Pagka yung madilim ang loob mo, isa nasisira ang mata. Para din yung tao, pagka yung galing ng tao sa madilim, tapos pumunta ka sa liwanag, parang sira yung mata. Pasilaw. Silaw. Amisan, ang mata ng ibon, nasisira din pala. Na-observe ako dun sa dating lupa. Dilim, tapos nire-release. Sabi ko, bakit yung mga ibon ni sira ang mata? Pinapatuka ko minsan ng ano yung sala. Sala yung tuka. Sala yung tuka. Kasi ang dilim ng loop. Dilim. Tapos nire-release sa liwanag. Ganun. Sabi ko, baka kaya doon. Eh, nung binago ko yung loob, maliwanag na, wala na nagiging ganun, wala nasisira ang mata. Bala ko, lagyan pa rin ito ng sahig, guys. Ayun, sahig. Ba't nilalagyan pa ng sahig ng steel matting? Kaya kasi, pagka yung halimbawa, may sumuka. Pagka ganito kasi, sumuka. Agawan sila doon sa suka. Baka kainin po ulit, ano? Oo, yung suka. Kaya sabi ko, bala ko, lagyan ang sahig. Tsaka, pakita nyo nga sa amin yung mga tirador nyo ng pooling dyan. Ayun. Ilang beses na nalo ng pooling niyan, sir? 4 times pooling ito, sunod-sunod. Ano rin na pinakamalaking na premium nan sa pooling? Nalo ito ng isang premium, 16,000. Ang laki! Tingnan, sir. Kasi kasali siya sa tag team, pooling, 3x3, 2x2. Ang lupit, ano? Anong line nan, sir? Tanga line. X-Jerry Sun. X-Jerry Sun yung Sun. Alin pa po dyan, sir, yung mga kumubra nyo ng pooling? Ganda, Anong line nan, sir? Parang ito'y tanga din. Tangad ang line. Zero line. Ilang beses nanalo ng pooling yan, sir? Ito'y 3 times. 3 times naman. Saan club pala, sir? SLPC. Tapos champion din siya ng fundraise. Pa-fundraise din yun. Ito pala. Nanalo sa Of Color. Yan ay tanga line. Ganda. X. Victor Kaingat. Sir, magkano po pala nagastos nyo dito sa loop nyong to? Malaki. Hindi ko na makuwenta. Parang aabot na lang 100 die. Ang ganda naman, sir. Parang size nito, sir. 10x16. Ikaw na lang nag-isip ng design nito, sir. Tulong na ni Paring Boy. Yung mga design ko, parang pangit-pangit. Nag-suggest niya ng design. Parang mas maganda nga yung suggest niya. Kaya yun nga kaginanong. Yung wala lang maganda, yun. Sir, matanong ko lang po, sir. Kayo po, anong preparation ang ginagawa nyo kapag malapit na yung training? Unang-una, purgahin lang muna. Tapos, pagkapurga niya, kinabukasan, paligo naman. Tapos, nagbibigay ako ng 3 days 4-in-1. Yun nga, your mix. Tapos, ang vitamins na lang. Ang vitamins ko lahat, halo sa pakain. Lang oil, cod liver oil. Tapos, sinahaluan ko ng Spiromax yung akin . Tapos binibigyan ko ng extras powder para maganda lagi ang ipot nila. Yan. Yung probiotics. May sarili akong probiotics, yung ProBio Club. Sarili nyo pong mix? Oo. Yun, hindi na ako nag-out nun. Kasi minsan pag sarili ko na busy ako pagka hindi ko na kayang gumawa ng napakadaming. Kaya pag sarili na lang yung ginagawa ko. Kapag pauyan po siya, pag galing Korea, anong mga binibigay nyo sa kanila? Carbomax. Yan muna pinapakain ko sa kanila. Pagka wala ako ng sneaky mix, Carbomax, tapos binibigyan ko sila ng Yormi Mix nga. Ayun. Antibiotics na yung pang-plasing kasi yung Yormi Mix.
Ah, okay. Yun ang binibigay ko. Eh, kasi doon ako hiyang eh. Yung iba kasi binibigay vitamins, ID, mga ganun. Eh ako, doon ako hiyang. Talagang hindi nagkakasakit yung ibong ko. Simula nang yun ang ginamit ko. Pagkadating, yun ang binibigay ko. Eh sir, ano may bibigay niyong tips dyan sa mga newbie panshier natin dyan? Yun lang. Kumuha sila ng ibon doon sa tamang ano panshier. Yung bagang kita nilang nananalo, hindi yung puro kwento. Ang gaganda ng mga kwento, tapos wala naman silang mapatunayan. Dapat oobserbahan din nila yung mga binibilan nila. Yung ikinukwento, kung yung sa kinukwento nung binilan nila ay may patutunayan, doon pwede silang kumuha. Pero pagka yung puro kwento lang ay huwag na silang kumuha doon. At siguradong puro kwento lang din ang panalo. Ayun. Eh sir, ano po palang hindi nyo malilimutan sa pagkakalapati nyo na experience? Ang hindi ko malilimutan nung lumaro ako sa Maynila, EPFC. Bakit sir? Ba't din nyo malilimutan yung pangyayaring yun? Yung time na yun nalaro ako nun, talagang sa bus ko pa inilalagay. Nasakay ko pa sa ano, sa ilalim ng bus. Oh, yung bagang doon, bawal ilagay aircon, di ba? Di doon ko lagi nilalagay sa ilalim. Pagka ako inapunta, bababa ako ng boni nun eh. Kasi Mandaluyong yung loading station. Pero yung linggo-linggo, doon pa ako nagdo-load sa Maynila. No. Bababa pa ako. Lagi ko yung chine-check sa training box. Ah, tingnan ko. Aba, baka patay na yung ibong ko kasi nandun sa ilalim ng bus eh. Sabi ko, ah, buhay pa. Naburo ko takpay. Sabi ko, di diretso ako sa loading station. Yung kada loading ko, yun. 2 laps na lang. Sisyam na lang kaming live sa superset. Kasi ang laki ng superset eh. Magkano din siya? 500,000. Laki sir. Eh, sabi ko, ayos. Ibibiyahe ako ngayon, di 500,000 to. Di, ang live kami, 10 na lang. Magpapartihan na kami noon. Ayos, sabi ko. Makaka-uwi yata ako ng 50,000 nito ah. Eh, nung time, aba, siyam na kami, payag na, partihan na, di 50,000. Merong isang dumating, hindi pumayag. Ah, soyong. Hindi pumayag, hindi siyang laban. Di umuwi ako ng lupaan, wala akong man lang kahawak-hawak na pera. Sabi ko, inaano ko, may 50,000 ang daladala ko. Nirelease na yun, last lap na yun. Parang last lap nun ay Taana. Sama pa ng panahon, Christmas, tapos Maynila pa yung mga kalaban. Eh biglang nung dumating yung ibong ko, tumantuma ako nung parang nilabot yung balahibo ko nung time na yun eh. Eh tapos, hindi man lang kami ng complete clocking. Oo, di mas malaki pa kinubra nyo, no? Nakaparte ako ng 100 nun. Ang laki! Kaya nakapagpabakal ako nung isang loop nung una. Ano pong pwesto nyo noon sa overallan? Second overall, YB. Third overall ng Allbird. Ah, OBYB, no? Oh, superset winner. Ang laki nun, no? Ba? Jackpot, ano? Kaya hindi nyo malilimutan, eh, no, sir? Oh, yun ang pinakang malaki yung na-premyo. Baka naka-premyo ako noon ng mga 160. Derby, sir, ano mga ginagawa nyo na dito na adjustment? Minsan, pagka derby na, nagbibigay na ako, nagsusubo na ako, hindi lang yung halo sa patokan. Ah, so, dati, ang gamit ko, nung ang dami ko rin panalo, Magic Beans, kaya yung walang-wala na talaga, nagagamit ko na lang yung merong nabibili dito. Well, limitan, ideal. Sa week, 3 times a week, ganun. Tapos yung mga ginagamit ko nung halong ano, sa patoka, dapat huwag kang magbabago ng patoka. Dapat kung anong mix mo nung una, yun na rin. Kasi maninibago. Nahina ang tunaw. Okay. Ikaw sir, may sarili kang mix ng patoka mo? Ano lang, Carbomax. Halimbawa, ang pinakang gamit ko kasi noon ay yung Bonamix. Tapos sinahaluan ko na lang ng Carbomax. Tapos sinahaluan ko lang ng pellet. Ang pellet ko platinum, konti lang, 1 kilo, 1 dakot lang, konti lang para lang masipsip nila yung tubig. Kasi minsan matubig ang ipot ah. Kaya pag nakakain sila ng pellet, parang yung nasisipsip ng pellet yung tubig ng katawan nila. Kaya naghahalo din ako ng pellets. Hindi natin makikita yung kanyang mga breeder. Kalilipat niya lang dito sa Nagkarlan, Laguna. Andun sa Manukan. Yan, sa mga nukan. Sir, ano po palang ano, preparation ginagawa mo bago kayo mag-breed ng mga breeder mo? Yun lang din, purga, paligo. Tapos 3 times for yung Yormimix. Kasi Yormimix gamot na sa kanker, salmonella, gamot na siya sa lahat. Mix yun ni Mayor, tapos minsan nagbebenta ko pagka may time na ano, gumawa. At minsan kasi wala lang time pag ano. Pagpili nung pagpaparisin nyo na breeder? Hindi ako nagbe-breed kasi nung ano, pares malaki. Puro sa ano, may long distance, sprinter, tapos bilogan yung katawan, pichuha. Nagano, bibreed ng pares malaki, minsan malaki, maliit. Minsan nagbibreed ako yung maedad sa bata, puro saltitan yung aking ganun. Halimbawa, finisher, cross sa stockbird. Ano ko, pagka finisher, pares luto sa gamot, tapos lahat ng breeder ko, mga stockbird. Mga pure ng aking nananalong linyada, lahat ng aking finisher, lahat ng aking winner, benta.
yung finisher ko, 2-way cross na yun, 3-way cross. No. Kapag binirid ko pa, magiging 4-way cross, 5-way cross na. Eh di gawin ko, i-pure ko na lang yung aking pinakang linyada. Salamat, sir. So yun, dito na namin tatapusin ang vlog namin ngayong araw nito. Salamat sa patuloy na suporta. So yun, kasama nga pala natin yung ngayon ang gumawa ng kanyang loop. Si, pakilala ka nga, boss. Si Boy Didiya. Mas magkano pala pagkakadalin nyo dun sa loop niya? Ay, natin alam kasi kasama niyang bahay dyan eh, sa gasos niya. Hindi lang tirador dyan si Boy Didiya ng bahay, pati ng loop. Tsaka nag-aayos din niya ng motor. At malupit din sa Kalapati. Barbero pa. Ah, baka may gusto kang i-shoutout dyan. Shoutout sa mga tropang kalawan. Sila Boss Jun, sila Raymond Cabizuelas, Jonathan Spanko, sila Arnold Landicho. Ayan, mga tropa natin dyan. At sa ibang hindi ko na nabanggit, shoutout sa inyo. Sir, salamat po pala sa pagbayag na mag-look. Sir, baka may gusto kang i-shoutout dyan. Shoutout nga pala sa aking boss. Boss, yung isa kong boss, si Boss Clives. Saka Fernando po. Masusubukan natin ang linyada mo ngayon. Shoutout sa'yo, Yorme. Salamat sa lahat. Salamat. Kung di dahil sa'yo, hindi ako makakakuha ng magandang linyada. At saka sa yung mix, Yorme Mix. Shoutout sa misis ko. You know? Yung swerte ko. maraming salamat sa patuloy na suporta mga kaibon. At shoutout din sa lahat ng sumusuporta dyan. Keep watching and God bless you all. Thank you.